Yung sinawod ni Wilbert Ross nung last 30 days, meron siya sa lowest na... What is up guys? Welcome back to my channel. Again, this is Miko from Miko Chong Channel. Kung bago ka pala sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell notification for you to be notified if I have a new video to upload. So guys, nandito tayo ngayon na naman, para mag-review ng isang sahod ng isang vlogger. So, ang i-review natin na sahod ay kay Wilbert Ross. So si Wilbert Ross ay member ng hashtag sa Showtime. So alamin natin yung kanyang estimated income sa kanyang YouTube channel, daily, weekly, monthly, and yearly earnings sa kanyang YouTube channel. So without further ado, let's jump into the video. And we're back. So andito tayo ngayon sa Social Blade account ni Wilbert Ross, sa kanyang Social Blade account or sa YouTube account sa page. Okay, so si Wilbert, meron siyang uploads na 79 uploads and subscribers na more than 1 million subscribers and video views na 24,655,367 video views overall sa kanyang YouTube channel. And country, naka-blank pa siya, wala, hindi niya pa nalagyan. Entertainment rank, oh, so channel type entertainment. No, na pa yung entertainment ko. Entertainment. So channel type entertainment. And user created last March 30, 2015. So matagal-tagal na rin siya sa pag-YouTube. More than 5 years na siyang nag-YouTube. Okay, so total grade B. And after ng B is A negative and A positive and A. Hindi ko na alam yung highest range ng Social Blade rank or total grade sa Social Blade. And Social Blade rank nasa 158,299 rank sa Social Blade. And subscriber rank nasa 18,623 subscriber rank sa subscribers. And sa video views rank naman nasa 175,614 video views rank sa YouTube. And country, hindi pa nakalagyan, so NA lang. Entertainment rank nasa 5,105 rank sa entertainment. So titignan natin yung kanyang subscriber for the last 30 days, kung ilan nga ba yung nadagdag sa kanyang subscribers nung nakaraang buwan. Okay, so merong nadagdag sa kanyang subscribers for the last 30 days. Meron siyang 30,000 subscribers na nadagdag, or sa percentage niya sa 25%. So it means guys, kung napapansin nyo, bumaba yung kanyang yung percentage, kasi nag-red yung kulay niya. So it means bumaba yung kanyang percentage ng subscribers. And video views for the last 30 days, meron siyang video views na 1 million, over 1 million views sa YouTube nung last 30 days. So it means 9% sa percentage. So bumaba uli yung percentage ng kanyang views nung last 30 days. So titignan natin yung kanyang estimated income, estimated monthly earnings sa kanyang YouTube channel. Kung magkano nga ba yung kinikita ni Wilbert Ross sa kanyang over 1 million subscribers sa kanyang YouTube channel. So kukuha lang tayo ng calculator and itatimes natin ito sa 50 pesos sa mababang palitan ng dolyar sa Pilipinas. So lagay lang natin sa 50 para mababa. Mababa. So ito guys is just an estimated income. Hindi natin alam kung magkano nga ba yung kinikita talaga ni Wilbert sa kanyang YouTube channel. So it depends sa video views and ads na lumalabas sa kanyang videos. And meron siyang $256 sa lowest ng estimated income niya. So meron siyang $256 times 50. So meron siyang $12,800 sa kanyang lowest estimated income monthly earnings. So titignan natin yung kanyang highest estimated income monthly earnings. So meron siyang $4,100 sa lowest. So $4,100 times 50. So meron siyang $205,000 sa kanyang highest range estimated income monthly sa kanyang YouTube channel. And titignan natin yung kanyang yearly estimated income, kung magkano nga ba yung kinikita niya sa kanyang YouTube channel yearly. So okay, so meron siya sa lowest na 300
No, 3,100 US dollar. So ito times 50, 3,100 US dollar times 50. So meron siyang 155,000 pesos sa kanyang lowest estimated income yearly sa YouTube. And titignan natin yung kanyang highest range estimated income yearly sa YouTube sa highest. Okay, meron siyang 49,100 US dollars. So ito times natin sa 49,100 US dollar times 50. So meron siyang 2,455,000 pesos sa kanyang highest range yearly estimated income sa kanyang YouTube channel. So malaki talaga yung estimated income ng mga ganitong dancers and sikat na mga grupo. Yan, kasi sa Showtime, di ba? So pinasikat sila ni Vice Ganda yung mga member ng hashtags. So ayun lang. So ito ay isang estimated income lamang, hindi natin talaga alam kung magkano yung sinasabi ng isang vlogger. So binibigyan natin ng idea yung viewers ko and viewers ni Wilbert Ross din kung magkano nga ba kinikita ni Wilbert Ross sa kanyang YouTube channel. And take note guys, this is just a disclaimer, this is just an estimated income. So it depends pa rin kay Google AdSense kung magkano nga ba pinapasahod kay Wilbert, and doon talaga nakita yung sahod ng isang vlogger. So titignan natin yung kanyang daily estimated income sa kanyang YouTube channel, kung magkano nga ba yung kinikita niya arawan sa kanyang videos or daily. Okay, mag-start tayo ng 14. So nung 14 meron siyang 7 US dollar, maximum 106 US dollar. And nung 15 meron siyang 10 US dollar, maximum 153 US dollar. And nung 16 meron siyang 8 US dollar, maximum 133 US dollar. Nung 17 meron siyang 8 US dollar, maximum 126 US dollar. And nung 18 meron siyang 7 US dollar, maximum 116 US dollar. And nung 19 meron siyang 7 US dollar, maximum 118 US dollar. Nung 20 meron siyang 7 US dollar, maximum 112 US dollar. And nung 20 meron siyang 7 US dollar, maximum 112 US dollar. Pang paulit at ako, nung July 21 meron siyang 7 US dollar, maximum 110 US dollar. And nung 22 meron siyang 7 US dollar, maximum 119 US dollar. And nung 23 meron siyang 7 US dollar, maximum 113 US dollar. And nung 24 meron siyang 14 US dollar, maximum 231 US dollar. And nung 25 meron siyang 15 US dollar, maximum 239 US dollar. And nung 26 meron siyang 15 US dollar, maximum 234 US dollar. And 27 ngayon meron siyang 19 US dollar, maximum 298 US dollar. So malaki-laki yung estimated income ni Tony Wilbert Ross sa kanyang YouTube channel. And titignan natin yung kanyang daily average, weekly average, and monthly average na income sa kanyang YouTube channel. And yung daily average niya, yung kabuuan, meron siyang 9 US dollar sa lowest, meron siya sa highest na 136 US dollar. And average, weekly average, meron siyang 60 US dollar, maximum 955 US dollar. At nung last 30 days, yung sinawod ni Wilbert Ross nung last 30 days, meron siya sa lowest na 256 US dollar, maximum 4,100 US dollars. So kung titignan nyo guys, malaki-laki yung kanyang estimated income, pero hindi pa ganun kalaki talaga kumpara sa ibang vlogger na sobrang sikat na maraming viewers, na marami ding subscribers, like Basil, like Madam Kilay. So kay Madam Kilay, sure ako dun sobrang laki talaga ng estimated income niya. So check it out, I have a estimated income ng channel ni Sir Basil and ni Madam Kilay. So si Madam Kilay, lahat ng mga followers niya, viewers niya, is very very appreciable. Nung pinakita ko sa kanya nila kung magkano nga ba yung estimated income ni Madam Kilay, napaka humble ng mga viewers niya. And wala akong nabasang bad comments or negative comments regarding sa pag-review ko sa sahod ni Madam Kilay. As always, si Madam Kilay palagi nang papatawa talaga yan, and napaka generous and
talagang totoong tao, kaya ganun. So bakit nga ba naku napunta kay Madam Kilay nung kay Wilbert Ross tayo nag-estimate? So si Wilbert Ross ay nakilala dahil sa kay Vice Ganda, dahil sa hashtags. Sa hashtags talaga na sa hashtag. So naging isa siya dong dancer and singer din siya. Magaling din kumanta sa as far as I know. Ito guys, yung review na to guys is just an estimated income lamang. Hindi natin talaga alam kung magkano yung sinasahod ni Wilbert Ross sa kanyang YouTube channel. Palagi ko, inuulit-ulit ko to palagi sa pag-review ko kasi alam natin na maraming nag-iisip kung bakit pinapakialam ko guys. So, ito ay Social Blade account. So, it's public account. Hindi talaga siya accurate guys para sa akin. And nakasahod ako kumpara ko sa sahod ko sa may YouTube and sa Social Blade, hindi talaga sila tugma. So, minsan exaggerated talaga yung Social Blade account. So, guys, thank you for watching once again. This is Miko from Miko Chong Channel. Kung bago ka pala sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell notification for you to be notified if I have a new video to upload. So, thank you for watching. See you on my next video. At peace. Yo.